Now na, eto ang unang tanong ko sa iyo, Zijan. Ano bang mga pinagkakabisihan, pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon po nag-stream ako. Kasi pinasok ko na rin yung streaming kasi nga mahilig naman ako sa mga video games, mga mobile games 'yan. Tapos ayun, sa pag-promote lang and pag-promote ng movie ko na Buyet. Kasi malapit na mapapanood niya na. Unang-una, anong feeling kayo? Na parang past few days, makikita natin lahat at unti-unti inilalabas yung mga promo materials, yung mga trailer, mga pa-teaser, ganyan, na ito ang kauna-unang pagkakataon for a movie, pinagbibidahan mo na, Siege. Proud na proud ako, hindi lang po sa sarili ko, kundi sa production namin. Na nakagawa kami ng napakagandang pelikula sa gitna ng pandemic kasi hindi po naging madali eh. Pero parang alam niyo po yung feeling na nung natapos yung movie, parang sabi ko sa sarili ko, putik, kahit di ko panoorin to, solid tong movie na to, ganun. Kasi alam ko naman yung story ah, and nagawa ako na ako yung gumawa. Kasi sobrang saya lang po sa feeling and proud na proud ako, ayan. Ang bongga, 'di ba? Kasi talagang masasabi mo na kapag itinuon mo talaga yung passion mo dun sa bagay na gusto mong ginagawa, darating ang time talaga na yun na ang pangalan mo talaga ay magbibida sa mga pelikula. Uh-huh. Kasi before, alam naman natin, sabi ko nga, Child Wonder, diba? Isa ka doon sa talaga ng mga may teleserye na halos lahat ng mga iconic na mga artista na katrabaho at nakasama mo sa murang edad. Speaking of that, syempre, diba, growing up as a child star, ano ba yung hinding-hindi mo malilimutang moment talaga? Ang mga hindi ko po malilimutang moments, kasi nung bata po ako, di ba, nagsimula pa lang ako. Sobrang bata ako na wala akong masyadong maalala. So, parang ang mga hindi ko makakalimutan yung, nakatrabaho ko pala itong artista na to na sobrang big pala niya, sobrang sikat pala siya sa showbiz. Tapos kunikwento niya lang sa akin kung gaano daw ako kagaling. So, parang nakakataba ng puso na sa kanila nang gagaling yun. And siyempre po, hindi mawawala dyan yung mga lesson. May mga realization ka rin na, may mga realization rin ako natutunan na dapat, hindi lang pala dapat nilalaro mo yung trabaho mo. Parang dapat isa puso mo siya. Dapat maging masaya ka. Kasi kung hindi, ano kayo, parang mapapagod ka. Ganun. Yun po. Tapos, dapat maging professional ka lang palagi para yun talaga yung pinaka-importante. At talaga namang mga pag narinig ang pangalan mo, ayan, kunin natin yan kasi very professional yan bukod sa magaling pa siya. Saka, diba? Pa, bigay mo dapat lagi yung best mo kasi kahit naman hindi ka nila kung ayon sa sunod or mawalan ka ng, hindi naman sa mawalan ng projects, ganyan. Parang masaya yung puso mo na nabigay mo yung best mo. Paano yan? Siyempre, I'm sure, di ba, ngayon na teenager ka na, nandun ka na rin sa mga moment na kinikilig-kilig, ganyan. Oo, paano pag ganyan, Siege? May mga chat-chat, ka-text-text din ba? Happy-happy naman ba ang puso? Ah, inusisa. Happy naman po. Happy. Sobrang happy. Kasi meron akong ano ngayon. In a relationship ako ngayon. Ay, antara. Gano'n na kayo katagal? 1 year po. 1 year and 2 months na. Non-showbiz. Apo, non-showbiz. Hoy, ang bongga, in fairness. O, basta i-enjoy mo lang yan. At alam ko naman na napakabait mong tao at napakapagmahal mo din na tao. At syempre, pati sa pamilya mo. Kaya, oy, congratulations. Nakakatuwa na merong nagpapakilig at merong inspirasyon din na dumagdag din sa'yo, diba? Antari, blessed na, may jowa pa. Mapasana all na lang talaga, no? Ikaw naman, hindi ko naman mawawalan. Uy, ang ganda. Ang ganda sa'yo, hindi mawawalan. Chari. Wala, hindi tayo nagjojowa kasi ano lang tayo, work. Focus tayo sa trabaho. Yes. Dapat. Diba? Hindi, syempre, ganun lang dapat. Oo. Hi, babe, if you're watching. Ah. Binati naman talaga. Pero thank you so much sa masayang kwentuhan, masayang kulitan.